morning, guys! Welcome back to my channel. Este, good afternoon pala kasi hapon na, pero kakagising ko lang kasi ngayon palang nagsisimula yung araw ko. Gawa nga nung simula nung nagkatrabaho ako, naging panggabi ako, so kailangan ko mag-adjust ng bonggam-bongga. And kamusta ang new year nyo? Kamusta kayo? Ako talaga medyo busy, kaya nahihirapan ako medyo mag-manage ng time, workout, kay Kiel, kasi alam nyo naman may anak ako. So tinuturuan ko pa siya ngayong hapon. Dapat umaga, pero yun nga, dahil tanghali na ako nagigising, kailangan ko mag-adjust. Buti na lang dyan yung kapatid ko, yung mama ko, para minsan sila mag-aalaga kay Kiel. So ayun na nga, kakastart pa lang ng araw ko. It's already 2:40 in the afternoon. And kailangan ko talaga mag-coffee kasi hindi ako makakagalaw, hindi ako makakapag-isip ng maayos nang wala akong kape. So alam na alam nyo yan. Ever since din na naging panggabi ako, kinailangan ko nung madali ang timpla ng coffee. Kasi madaming ginagawa sa gabi, marami din ginagawa sa umaga. Kaya kailangan mabilisan. Tapos, nakita ko to. Actually, na-try na namin to before bumili kami sa grocery. This one is yung Copico Blanca. Our creamiest ngayon, mas creamier na. So, diba, dinagdagan nila lang creamer. Mas sumarap siya ngayon kasi nga mas creamier siya. Nagulat din ako. And tinry ito ng kapatid ko with ice. Sobrang sarap, promise. Try nyo siya with ice or pwede din naman hot. Pero ako kasi mas prefer ko ngayon na hot muna. Kasi baka ubuhin naman ako pag malamig. Naubusan na kasi kami ng stock ng ganito. So, nabili ko to sa tindahan ng 12 pesos lang dito sa amin. So, magtitimpla muna tayo ng coffee. Kasi nga yun, kailangan ko talaga mag-coffee. At for sure, ang daming nakaka-relate sa akin. Back and here's my coffee. Ang cute lang ng mug ko kaya gusto ko siya ipakita sa inyo. I-flex ko lang. May nakalagay kasi na Krisia dyan. Bigay lang sa akin to kaya ito yung like kong ginagamit every time na magko-coffee ako. Kwentuhan muna tayo saglit pero after may i-insert ako na video about sa home-based job kasi nga dami nagtatanong sa amin ni MJ. So, 5 years na kami sa home-based and si MJ 5 years na siyang puyat. Isipin nyo yun. So, kailangan talaga namin ng coffee. Lagi, lalo na siya. So, let's drink coffee. Sobrang sarap. Alam niyo yung kahit na mas creamier siya, tapos kahit na dinagdagan nila yung creamer nga, lasang-lasa mo pa rin yung coffee talaga, tsaka gising ang diwa mo dito sa gabi. Siguro mga twice a day ako nagko-coffee ngayon kasi nga feel ko mas kailangan ng katawan ko yung coffee, pero lagi akong minum ng maraming-maraming water, syempre. Kailangan yun. Let me know kapag nasubukan nyo na itong Copico Blanca na mas pina-creamier pa nila itong version na to. Kasi bago na to eh. Na-try ko before yung brown pero mas prefer ko to kasi nga mas creamier siya. Pero yun, lasa mo pa rin yung coffee. Nandun pa rin yung essence ng coffee. Kasi ako talaga mas gusto ko may lasa pa rin coffee, hindi lang yung puro creamer. Mainit lang siya, no? Antayin lang natin mag-cool down. Sa video din na i-insert ko dito, makikita nyo na mas maraming masya-share si MJ. Actually, mahaba pa yun. Parang kinat ko na lang kasi nga sobrang haba talaga. So far, nakaka-raos-raos naman kami sa home base. Yan, nakikita nyo naman sa vlog namin kung saan kami nagsimula. Ngayon ko lang nakita na dairy creamer pala yung ginamit nila dito, di ba bongga? Try nyo din pala guys itong Copico Blanca na gawin nyo siya with ice. Kasi ngayon yung recommended talaga nung kapatid ko. Ever since kasi na bumili kami nito, sinubukan lang naman namin kasi nga viral na viral siya sa Facebook. Tinry niya na gawin sa ice coffee. Yun, nagustuhan niya talaga. So if ever na mahilig kayo sa ice, let me know kung nasubukan nyo na. Comment down below kung nasarapan din ba kayo, ganyan. Pero kasi iba pa rin pag hot talaga. Pag hot kasi talagang parang mararamdaman mo yung init sa katawan mo, diba? So I think ipapasok ko na yung clip namin ng Q&A ni Daddy. And if ever na may questions kayo or makakapag-share kayo ng experience nyo about sa online job or home-based job, comment down below para makatulong tayo sa ibang tao. So ayun na, ipasok na natin yung clip. So let's start with our Q&A. And ang unang-unang tanong is, what's our work? So ako ay isang senior web designer. Si Daddy naman ay? Senior web developer. Ano nga ba yung mga qualification bilang isang web designer? So syempre, kailangan may alam ka sa pagde-design. Photoshop, Illustrator, meron konting coding like CSS and HTML. Yan ang pinaka-basic. So kailangan natin yan every time na mag-apply tayo. And yung iba, ilalagay ko na lang dito sa screen kasi baka magkamali ako. And kay Daddy naman, anong qualifications?
Basta marunong mag-code. Maraming languages sa pareho lang rin naman sa design, sa web design rin naman. Marami ring mga platform na pwedeng gamitin sa pag-design. Hindi lang Adobe Photoshop, hindi lang Adobe Illustrator. Marami kayo pwedeng explore. Nasa inyo 'yun kung ano yung magiging qualification ng client, tsaka kung ano yung saan kayo magiging mas okay. Ang importante, ma-showcase niyo paano kayo mag-design. Sa web developing, depende rin eh. Pero basically, HTML, CSS, JavaScript, PHP, yan. Yung apat na yan. Parang sa engineering. Pare-parehas engineering, pero may electrical, may mechanical, may industrial. Iba't ibang branches. Ah, ito tinatanong sa akin kung may hiring pa at saka kung saan ako nagtatrabaho. So, kung saan ako nagtatrabaho, hindi ko pwede sabihin kasi baka bawal sa company, ganyan. Security purposes. Pero kung may hiring pa, bawala na kasi nag-hiring sila October pa. Tapos, nag-start kami ng training November 16. Pero ayun nga, nagtanong ako, wala na daw, kaya wala akong marerecommend sa inyo. Pero ito din ang isang question. Saan nga ba pwede mag-apply ng home-based job? Kasi ang daming applications ngayon like Facebook, Upwork, Facebook groups din, diba? So si Daddy doon siya nakahanap. Actually, doon ang nagsimula sa Facebook. Sa Facebook lang ako muna nag-apply. Tapos tinry ko lang, parang trip-trip ko lang. Tapos yun, sinuwerte isang beses. Tapos ayun, tuloy-tuloy na. Refer na lang ng ano, ng clients, ng mga kaibigan. 5 years na pagiging home-based ko. Dalawang beses lang ako nag-apply ng literal na ako yung nag-apply. Ka-attuate lang. Kahit ako, nangyari nagtrabaho si Daddy, nire-refer niya ako and yung iba pumapayag. Kasi diba yung iba bawal kapag mag-jowa or sawa, ganyan. Pero sa client niya, meron naman pumayag. Kaya nagkatrabaho siya, nagkakatrabaho din ako. So sabay kami. Pinakasikat ngayon, Upwork, tsaka online jobs PH. Pero kasi, sa akin, di ko na, para sa mga newbie, hindi ko masyado i-recommend yung Upwork kasi sobrang daming yung kalaban dun. Kahit nga ako, minsan ayoko talagang gamitin yun kasi, pero may mga nakaswerte ah. Pero may marerecommend ka ba kunyari, gusto nila sa Upwork? Kasi yun talaga yung platform na nadidinig ko din ngayon. Meron kasi, parang pwede nyo i-bonggahan yung resume nyo, ganyan. Yung curriculum vitae nyo, tapos profile, portfolio. Yung pinaka-importante, number one yun, yung portfolio. Pwede nyong ilagay doon yung mga seminar nyo, yung madami na kasing online seminar nyo, tsaka online trainings na nagbibigay ng certificate. Ah, natututo talaga kahit short courses lang sila. So, next natin, kailangan ba ng experience kapag mag-a-apply ka ng trabaho? Actually, para sa akin na hindi mo kailangan ng sobrang experience. Kasi syempre, pag nag-apply tayo, lalo na kapag bago lang fresh grad, wala ka talagang experience. So, ang sasabihin mo dun kung bakit mo nagustuhan yung trabaho na pinapasukan mo. Sa training, dun mo na matututunan habang nagtatrabaho ka na, dun mo na matututunan lahat-lahat. Sa pag-aaral talaga natin, hindi naman na ituturo talaga lahat. Saka ibang-iba yung pinag-aralan natin sa ituturo sa atin sa totoong trabaho na. So, feeling ko, hindi mo kailangan talaga ng sobrang experience. Kailangan mo lang ng kaalaman, idea. So, mag-research kayo and siguraduhin nyo lang na kapag magtatrabaho kayo, syempre, yung nasa gusto nyo din, di ba? Tsaka, always be positive. Yeah. Kasi, paano ka maghahanap ng trabaho kasi kailangan mo ng experience? Paano ka mag-aaral ng experience kung hindi ka magtatrabaho, di ba? Sabi ko nga, di ba, number one portfolio pag nag-apply. Pwede kayong mag-try, mag-gumawa kayo sa rin yung website. Yun na yung pinaka-portfolio nyo. Pag nakita naman ng client na okay yung gawa nyo, tapos wala naman sigurong dahilan para hindi ka nalihair dahil sa wala ka lang experience. Kasi, napatunayan mo naman na kaya mong gawin yung trabaho. Tama. Galing. Yun talaga. Tsaka, practice your communication skills. Mula nung nag-improve yung communications namin sa mga bosses namin, syempre, nakapag-build kami ng communication. Pag nagkakrak na sila ng mga jokes. Mm-hmm. Tapos yun. Siyempre, nakakasakay na kami. Which is okay kasi nabibuild yung bond. Tapos, may increase. Bonus. Tapos, next bonus. Question ay, pwede ba mag-apply ng web designer pero iba yung natapos na course? Actually, ang daming cases kahit na hindi web designer. Kunyari, Nursing. Tapos, may mga naging kasama kami sa trabaho dati. Nursing, may teacher pa nga. Pero napasok sila sa web design kasi kapag gusto mo talaga, meron kasing mga ganun eh, minsan natututunan mo na lang. Kaya na-apply mo siya kapag mag-a-apply ka ng trabaho. So, always be positive. Kung ano yung gusto nyong gawin, gawin nyo. Kung ano yung tingin nyo na mas makakapag-improve sa inyo, sa katauhan nyo, gawin nyo. Tapos, always be positive lang sa COVID. Kahit na hindi kayo matanggap, kasi kami, may mga time din naman na hindi kami natanggap, lalo na nung fresh grad pa lang kami. Pero, never give up, kasi lahat naman na pagdadaanan yan, na kahit na nakasampu, benteng, apply ka na, hindi ka pa rin natatanggap, okay lang yan, kasi nga, experience din natin yan, and we learn from our experience. Next question, medyo iba na to, yung mga benefits ng pagiging home base namin. Ang maganda kasi sa pag-home base, nandito kami sa bahay, so nakita namin sa buong 5 taon yung paglaki ng anak namin,
nakapag-bonding kami. Medyo hawak namin yung oras namin, pagising namin. Pwede na magtrabaho agad, di mo na kailangan maligo kasi wala naman video wala call. Wala nang toothbrush, kahit puyat ka. Di ka malate sa less bao. Hassle. Saka walang yung transpo, di ba? Kasi yun yung pinaka-hassle talaga kapag nag-work tayo sa mga office base. Less lunch out, less less gastos. Kasi dito sa bahay, kami nagluluto, ganun na. Medyo downside kasi depende to sa company or client na mapapasukan nyo. Yung mga benefits. So, HMO, SSS, PhilHealth, tax, ayan kayo ay, pag-ibig din, kayo ang magbabayad niyan. So, magiging voluntary payer kayo. Katulad namin, kasi nag-voluntary kami ni Daddy. Medyo hassle kasi kailangan mo pumunta. Pero ang recommended ko, bayaran nyo na at least 6 months para hindi kayo punta ng punta sa bayad center dahil mahaba rin naman ng pila. Alam nyo, depende pa rin kasi may mga clients rin talaga nagbibigay sila. Kasi may mga clients kasi na sa ibang county sila. Alam nila yung ano Filipino culture kasi may mga nakatrabaho na rin sila. So, yun, nagbibigay talaga sila ng pambayad ng government benefits. Tapos, yan, SSS Pag-ibig PhilHealth, internet, Spotify, Netflix, yan, naranasan ko lahat yan. Cellphone, monitor, laptop, kalahati ng laptop yun. So, yun, yung maganda. And minsan din, kapag... Depende pa rin sa client. Depende nga sa client kasi syempre marami tayong may encounter na iba't-ibang ugali ng clients and we get to meet new people tsaka yung mga makakausap talaga natin, yung literal na boss talaga. Yung pagiging home base, kahit home base ka, ano pa rin yan eh, trabaho pa rin yan. So, kailangan nyo na palagi ng contract. Mm-mm, yun, may mga tao na hindi alam na, uy, home base ka lang, ba't may contract? Ganun. Lagi kayong hihingi ng contract. As much as possible, kailangan nyo humingi ng contract. May mga client na hindi talaga nagbibigay ng contract, pero kung kailangan sila pilitin na gumawa ng contract. Para sigurado. Kasi yun ang hirap din sa home base. Pero alam ko sa Upwork, iba na. May contract mayata. Binago na nila. Sa Upwork, yung mga ganun. Pero nung unang-una, wala talaga. So, humingi kayo para may sigurado kayo kahit papano na... Security nyo rin. Security ng client nyo. So, guys, be ready rin sa mga ano. Kasi hindi for... pag sinabi nilang home base, tsaka lang sa bahay. Pag sinasabi, kasi usually ganyan naririnig ko. Kasi ako, Dennis ko, syempre, nagtrabaho kami sa opisina, nagtrabaho kami sa bahay. Ganto, ganyan. Tapos, sa bahay ka lang pala. Hindi, guys. Sa bahay hindi, ka sa lang, bahay. Dali lang yan, ganyan. Hindi rin. Kasi may nagsasabi na... Ay, marami bang job opening kahit na iba, hindi lang web designer, web developer. Actually, guys, marami. Merong marketing, merong data analyst, kung ano yung... Alas lahat trabaho. Alas lahat talaga kung ano yung nape sa lang yung, office. Yung mga embalsamador. Kasi hindi mo naman pwede uwi yung patay sa bahay. Walang ganun. Pero kung ano yung ina-apply nyo sa mga office, meron din siya sa online job. So, ang kailangan nyo lang, magre-research talaga kayo. And, meron akong mga ginawang videos, ililink ko na lang sa description box. And, I think, magiging helpful din yon. Tapos, last na tip namin sa inyo, bilang isang home base kami, or kahit naman office, huwag nyo kalimutan mag-ipon at mag-invest. Number one yun. Yes. One, so, ililink ko naman na kaipon-ipon na kami. Medyo matagal, guys, pero patience lang talaga. Sa una, may struggle. Tsaka, yung mga clients, hindi sure yan na panghabang buhay or pang long term. Kasi, si MJ, ang dami niya na naging kliyente. Depende nga kung short term or long term siya. Yung mga website kasi na kapag natapos mo na, ibig sabihin, tapos mo na yung trabaho mo. May maintain mo siya, depende sa client. Tsaka pag home base kasi, pwede kayo mag-apply ng at least dalawa. Multiple. As long as hindi malalaman. Kasi may mga boss naman. May mga boss na... Pwede. Pero ako, suggestion ko. Isang full-time, part-time. Tapos, i-open nyo. Una, tanong nyo muna sa boss nyo. Boss, okay lang ba na mag-side job. Pag di sila pumayag, edi huwag nyo sabihin. Okay lang yun. Actually, ang daming gumagawa niya yun. I think it's okay. Basta, hindi naapektuhan yung trabaho niya sa iba't ibang clients niyo. So, ayun, yung aming mga experience. And so far, sa buong 5 years namin, hindi namin in-expect na, ayan, nabayaran namin yung sasakyan namin. And nakapag, kunting ipon lang naman, may mga insurance na kami. Nandiyan na din si St. Peter. Tapos, ano pa ba? Yung bahay, binabayaran pa namin yan. Pero I think kakayanin naman. And if ever na mawalan kami ng trabaho, apply lang ng apply ulit. Kasi ganoon naman talaga ang buhay. Lahat tayo nakaka-experience yan. And I think that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo and mas maraming na-share si Daddy. Wala na rin yung coffee. Wala na kaming coffee. Masarap siya, guys. Sa totoo lang. Hindi siya yung siguro lasang ano. Siguro kaya umubos na mga isang upuan, mga tatlo. Yung talagang gising ka. Pero always remember to drink lots of water after your coffee para ma-flush down din yung kape na ininom natin. Nag-enjoy ako dito sa video na to kasi minsan lang kami magsama ni Daddy sa video and makapag-share sa inyo. Sana may natutunan kayo. Syempre, don't forget to subscribe to our channel, like this video, and follow me on my social media accounts. Follow nyo din siya if ever na gusto nyo. Dahil wala siyang followers. So, ayun na guys! Bye!